isang lugar na dito sa mundo, kung saan, no? Basta pag nabasa ko lang ng konti, na pag may kasal daw, ang dinadala ng mag-asawa papasok ng simbahan ay krus. At during the wedding, habang sila po ay nagsasabi ng kanilang promises, ng mga pangako nila, ang kamay po nila ay nagdaritay sa krus. At tayo, dito na, pag kinakasal tayo sa Pilipinas, bukod sa ang paratako ng mundo, sabihin ka tayo, anong kulang pagkatapos ng kasal? Sisigawan na lang, kiss, kiss! No? Pero daw sa lugar na yun, hindi daw yung mag-asawa na nagkaharitan. Anong inaharitan nila? Ang krus ang kanilang inaharitan. Dahil, ang krus naman talaga, si Kristo ang dahilan kung bakit may pagmamahal sa mundo. Sa pagpapakasal, dito po nakikita natin na napaka-importante po ng dalawang kakasal. I am not the minister of this sacrament. Baka sabihin ninyo yung para yung ministro lang ng pagpapakasal. No? The sacrament of matrimony. Ang ministers ng the sacrament of matrimony ay ang mga ikakasal. Hindi ko yung pare. I'm just here a representative of the church to officiate these parents. No? Pero kayong dalawa, kayo ang ministers ng sakramento na ito. At napaka-importante na maalala din po natin, no? Na sa pagpapakasal, it doesn't take two para magkaroon ng sakramento of matrimony. Pero ilan? Tatlo dapat. Ano yun? Yung nobyo, yung nobya, at sa kita po nila si Kristo. So you are promising to Christ na hindi nyo iiwan ang isa't isa. So kung mayroon na mag-iiwan sa inyo, hindi iniiwan mo na ang asawa, ang iniiwan nyo talaga ay si Kristo. At nangako kayo kay Kristo that you will live forever. Ngayon mayroon tayo forever dahil si Kristo mismo ang nagturo sa atin na magmahalan ng tunay. Kaya nga ang sabi niya sa atin, ano? Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. That is the commandment of love. No? So may forever dahil tinuruan tayo ni Kristo paano magmamahal ng tunay. Para 3 days na days, nagkutso ko ipaalala sa inyo Brother Carla, at para sa inyo din na mga ikinig, para sa inyo na mga kasana. Kaya many times po, kailangan natin paalalahanan na, ano? Pero na kasi ako po, pinasala ko sa Sigma, kasi ako nagsahan ko sa Sigma. Kayo may 30 years na. Meron na rin 30 years na kasana. Okay, so, reminder ko ito sa akin lahat. 3 basic things para sa pagpapakasal o sa mga ikinasal. Praying together. That's one thing. Kaya na mga ikinasal na, kaya na may mga asawa na, kailan ba ang last time na nagkasal kayo sa bayan? Hindi nyo maalala. Kasi many times, you never pray together. At least ba po kayo matulog ang kasal na kayo? Magkakaroon ito ng mga kasalan mo kayo. Because many times, bunting, pag sinawag bunting, mag-hotel, mag-PX, kung saan kayo pupunta, okay naman po yun. No? Pero yung bunting that is praying together, kadalasan po nawawala na yun sa akin. Kaya kadalasan, there are a lot of families na hindi na po maaayos at halos imposible na maayos. Why? Because they do not pray together. So bilang mag-asawa po, huwag niyong kalimutan, Carla and Orlando, dapat laging nag-asahan together. Okay? Pangalawa, forgiveness. Ang daming nagkawatak-watak ng mga pamilya dahil
yan bang sinabi nagkasala yung lalaki, tapos nag-delete siya, sabi daw, pinapatawad na, pero pinapalimbalikan. Oh? Laging pinapaalala. Laging sinasabi, ano naman, yung pinanaman, ano? Tapos may sinabi, never forget anything. So, yung sabihin pa na, hindi patunay na lang yung pinapatawad. Why? Because there are a lot of times na nandiyan pa rin yung pride natin. Yung tao ang pride ay hindi natututo. Only the person who is humble na mayroong kababaan loob, yun ay magpatawad. So let us acquire this gift of forgiveness. Nung sa gayon, maayos po natin. At ang pangatlo, ano kaya yung pangatlo? Ano kaya yung pangatlo? Ano? Isip mo ba pangatlo? Ano kailangan ko kami? Good communication. Kadalasan nawawala tayo sa isang isa dahil nawawala din yung communication natin. Yun bang si Mrs. matutulog sa kwarto, si Mr. naman matutulog sa sala. Hindi man na sila nag-uusap bago. Wherever you are, ngayon nga iba napakadali na lang mag-communicate because of social media, may mga cellphones tayo, dati wala mga cellphones, no? Pero talagang pinagtitiisan, sinisikap na mag-communicate sa isang isa. Ngayon meron ng cellphone, minsan po, dyan ay kasinungalingan, no? Sabihin na lang nagtatrabaho, yung mga na sa ibang lugar because of cellphones, no? Pero gamitin natin ang mga gadgets na ito in order to have a good communication with its other. So, kailangan ninyo natin na sa buhay natin, kailangan pagsumikapan natin na sa gayon, ang blessing na natin, Panginoon, ay tuloy na po ang natin sa atin. Let us cooperate with the grace of God and with the blessing also coming from God himself. So, praying together, forgiveness and good communication. Sana po tuloy na ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. So it's the moment of grace, it's the moment of thanking the Lord. So may I request ng parents po ni Carla na lumapit po dito. Thank you.
bilang pagbubuting Kristiyano. Thank you.
beautiful life. Ready? Ang dream destination local ng couple, ibig sabihin sa Pilipinas, taas ng table number. Yes po. Burakan is correct. Table number 2. Pwede na mo po. Pwede na mo po, sir. Ganun lang kasimple. Okay. This time, sample lang po yun, sir. Binigyan ko lang yun. Kung paano gagawin. Palapakan nyo naman yung mga participants na nandito sa harap. Oh, yan na. Tulungan din nyo ulit-ulit. Okay, good evening. Okay, our first question. Sports na paboritong laruin ni Groove. Taas ng table number. Taas ng table number. Basketball is correct! Table number 5 is correct! Okay, yun po yung unang magkakilo. Table number 5! Okay, pagkakilang table number 5! Okay, yung unang pupunta sa couple, then pupusin po kayo sa booking area. Ayan, maraming maraming salamat po. Ready, Jay? Ready ka na? Yung update mo after yung ano. Our next question. Sino sa couple ang madalas mag-huisit? Yes, table number 2. Is wrong. Bride is wrong. O, siyempre mabaguhin natin yung tanong. Kasi isa lang yung sagot doon. Okay. Our next question, Kuya DJ. Ano ang tawagan ng couple? Yes, table number 6. Is correct. Table number 6. Okay, yung pangalawang mag-dinner ha, kasunod pa kayo. Ayan, maraming maraming salamat. Our next question, guys. Saan dito, local, ang paboritong restaurant ng couple? Yes, ma'am. Mang Inasal is wrong. It's correct! Table number 2! Okay, yung pangatlo ha, nakakain. Favorite, yung paboritong restaurant ng couple. O, dalawa sa inyo, alauna ng madaling araw. Isa sa inyo, alauna ng madaling araw, kakain. Our next question, guys. Ano ang zodiac sign ng bride? Yes. Capricorn is wrong. Po ang lahat ng entourage. Kaya DJ, ready na tayo? Thank you.
couple picnic. Ready na sa flight! Ready, DJ! Music, please! Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Palapakan naman po natin sila. Kaya, picture na muna, guys. Ang galing ni Clark. Si Clark lang nagpasaya, ha?